What's up mga malalayakin? Welcome back sa ating channel. Back. Flashback. So, ngayon, habang ginagawa ko itong video na to is February 4, 2021 and nandito kami ngayon sa Beaumont, Texas, USA para sa aming loading operation. So, mag-loading kami dito and makatapos niyan, i-discharge namin somewhere ulit dun sa west coast ng Central America. So, hindi pa fix sa ngayon kung saan yung aming discharging port. So, siguro update ko na lang kayo kung sakaling magkaroon ng update. Pero, sa video na to, yung i-share ko talaga sa inyo is yung mga kaganapan kanina nung may sumampang businessman dito sa barko. So, alam, aware naman siguro yung karamihan sa atin, lalo na yung mga matatagal na nagbabarko. Pero siguro sa mga hindi pa, yun nga, merong sumasampang mga businessman sa barko. And kanina, may sumampa dito sa amin, nagbenta siya ng mga gadgets, and ilang mga laptop, cellphone, tulad yan, mga hard drive. And naisipan ko na bumili na rin ng ating tripod para may magamit tayo na maayos sa iyo sa ating pag video or sa pag record ng mga content. So, ito siya, mga sir. Pangalan niya is Focus Flexible Tripod 11.5 inches. So, i-unbox lang natin to. Itingnan natin kung ayos ba. So, nabili ko nga pala ito sa halagang $30 and ayaw na magpatawad ng businessman. So, comment down below kung sa tingin nyo na sapat ba o tama ba yung presyo niya para sa quality ng product. So, titingnan natin ngayon kung ano yung laman ng box na to. So, yun na. So, pagbinuksan natin yung box, unang bubungad sa ating, yan lang siya, maliit yung box. So, meron siyang isang cover. Ito yata yung sa GoPro mount niya. Kasi ito na yung pinaka ngayon wala na. Ito na yung pinaka tripod niya. Ito na yung pinaka natin yun. So, ayan siya. Meron din pala siyang manual. Sabi nito, what's in the box? Isang tripod, quick release mounting plate, ito siguro yun, GoPro mount, so pwede pala talaga siya sa GoPro dahil meron siyang ganito, and smartphone adapter. Ito pala yung smartphone adapter, dito yata yung mounting plate, so try natin kung papasok siya. So yan, so dito natin ilalagay yung ating pang-record. Since wala pa akong GoPro, cellphone muna yung ginagamit ko sa pag-record ng mga video. Yun na rin yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng video. So, kunyari ito. Ito is alarm clock. Pang-alarm ko lang itong cellphone na ito. Baka natin kung ano naman yung itsura niya. So, ayan siya. Ayos naman, di ba? Okay ba? So, para siyang robot. Comment, ay paki-like kung sa tingin niyo maganda yung itsura ng tripod. Then, ito naman isa, ito yata yung para sa GoPro. So, subukan natin kung papasok siya. So, dito rin niya
So, kung sakali sa future magkaroon tayo ng GoPro, dito na dito pwede siya gamitin. So, dito natin siya imamang. Kaya tayo sa GoPro. So, yan yung pinaka-tura nung ating mabiling tripod. So, sa halagang $30, sa tingin nyo ba guys, nasulit ba or hindi? Comment down below kung sa tingin nyo sulit naman. Pero, sa tingin ko, okay naman siya. Pero sa marami, sabi kasi ng mga kasama ko, meron daw mabibiling ganito sa Lazada or sa Shopee na halagang around 200 pesos lang. Oh no! Wala tayong choice kasi dito sa barko, bawal nga ngayon lumabas. So, hindi kami makakapag-shore leave dahil sa pandemic. So, walang choice kundi mag-private order. Maghintay lang ng mga businessman kung papayagan, sakaling papayagan sila sumama sa barko para magbenta ng mga product na tulad nito, mga gadgets. And, siguro sa halagang $30, okay na rin. Kasi, syempre, gasolina din nila, pangasay, and yung effort din nila para sumama sa barko. So, para sa akin, okay na rin siguro to. So, yun. So, that's it for this video. Yun lang naman. Gusto ko lang sa inyo i-share na meron na tayong tripod para sa ating paggagawa ng content. So, yan. Pwede tayo mag-inyo. What's up, guys? Diba? Nice na. At least, hindi na masyadong mahirap yung paghawak-hawak ng kamay. Kahit ganyan lang. Pag-video na tayo. Nice. So, yan. So, pakita ko sa inyo kung ano tsura niya pag nakalagay sa mesa. So, ganyan siya. Kung nakalagay sa mesa. Para siyang robot. Nakatayo. So, na-adjust siya. Ayan. Game split. So that's it for this video. Yun nga, gusto ko lang magbigay sa inyo ng konting update tungkol sa mga kaganapan dito sa barko. And kung gusto nyo pa makapanood ng iba pang videos na related sa barko, paki-click na lang yung subscribe and pati na rin siguro yung notification button para po ma-update kayo sakaling mag-upload ng mga panibagong videos sa future na related sa pagbabarko o sa seaman life. So hanggang dyan lang muna and thank you, God bless, and see you sa aking mga next videos.